Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Dalangin ko po na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Let's start our day with an attitude of gratitude. Kay sarap po ng pakiramdam kapag ang puso natin ay laging nagpapasalamat. Sabi po sa Filipos 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Samahan po ninyo ako, Deaconess Abby, sa pagbubulay ng salita ng Diyos sa sandaling ito at sama-sama nating idulog at ang ating mga dalangin. Dito lamang po sa Si Jesus Ay Kasama. Samahan niyo po ako mga kapatid sa pag-awit ng isa sa mga paborito kong awit sa ating Panginoon.
Purihin po ang Diyos sa mensahe ng awit na ating narinig. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay The Power of Storytelling, Passing on Faith Through Generations. Ang text po na ating pagbubulayan ay matatagpuan po sa Exodus chapter 10 verse 2. At ganito po ang sinasabi, "Ginagawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko ipinakita sa mga Ehipsyo ang aking kapangyarihan at sa gayoy kikilalanin ninyong lahat na ako si Yahweh, that you may tell your children and grandchildren how I dealt harshly with the Egyptians and how I performed my signs among them and that you may know that I am the Lord." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Nung bata pa po tayo sa ating mga paaralan, napakalaki po ng bahagi na ginampanan ng storytelling sa ating buhay. Kung minsan, mas nagiging matimbang pa nga po sa atin ang kwento kaysa mga facts noong tayo ay maliliit pang mga bata. May isa po akong anak na napakahilig sa kwento, kaya po kung may nais kaming ituro sa kanya, sisimulan po namin sa mga katagang may isang bata. Halimbawa na lamang, bakit bawal pumunta sa likod ng bahay pastoral? Sapagkat noon po sa likod ng bahay pastoral na aming tinitirahan, ay may balon. Meron po kaming iniigiban na balon na iniisip po namin baka mahulog siya kapag pumunta siya doon. Sapagkat likas sa bata ang pagiging mapaglaro. Kaya ang amin pong sasabihin, "Bridget, anak, may isang bata, pumunta sa likod. Eh may nakatirang big bad wolf na nakatira doon sa balon na nangangain ng bata. Kaya hindi po siya pupunta doon sapagkat buhay na buhay sa kanyang isipan si big bad wolf. Kapag ayaw niyang magchinelas, kapag gusto niyang uminom ng soft drinks, kapag gusto niyang kumain sa fast food chain at wala namang kaming pera na ibabayad, sinasabi namin, may isang bata. Kaya kahit siya naiiyak kapag hindi namin siya pinapayagan, siya na po mismo ang magsasabi sa amin ng mga katagang, Papa, Mama, may isang bata, habang naluluha po siya. Kailangan po naming idaan sa kwento para siya makontento na bawal niya ngang gawin ang isang bagay. Ayon po sa aking nabasang artikulo, storytelling is a teaching method which helps young learners solve given problems and tasks in a playful way and creates comprehension of the given matter. Presented with a storyline, children perceive the learning process more easily and effortlessly. It is also the interactive art of using words and actions to reveal the elements and images of a story while encouraging the listener's imagination. Kung kaya't ang mga kwentong ating narinig ay nagkakaroon po ng major at minor impact sa atin. Ang mga kwento ay bahagi sa paghubog sa ating mga pinaniniwalaan at mga idea. Mababasa po natin sa ating teksto na nais ni Yahweh sa mga Israelita na ikwento nila sa kani-kanilang mga anak at apo ang mga kahangahangang kababalaghang kanyang ginawa. Kung paano nila namalas ang kapangyarihan niya, sa gayon kikilalanin nilang lahat. Si Yahweh ang nag-iisang makapangyarihang Diyos, ang nag-iingat sa kanila. At nais niya na ikwento nila ito hanggang sa kaapu-apuhan. Sinabi po niya ito sa panahon ng ikawalong salot, ang salot ng balang, at ayaw pa rin silang palabasin ng paraon. Ang mga Israelita po palabas sa Ehipto, hindi pa rin sila pinapayagan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat nina Abraham, Isaac, Jacob, Moises ay siya ring Diyos natin magpahanggang sa ngayon. At ang nais niya ay ikwento natin ang ating karanasan sa ating makapangyarihang Diyos upang ma-encourage ang mga susunod pang henerasyon sa atin. Tayo pong magulang ay may mahalagang role sa storytelling sa ating mga anak. Tayo po ang mga unang storytellers sa kanilang buhay. Amen? Hindi lamang po sa ating mga action sila natututo, kundi napaka makapangyarihan din po ng ating mga kinukwento sa kanila. Sapagkat ito po ay isa sa mga humuhubog at gumagabay sa kanila. Sa mura at buhay nilang imahinasyon,
Napakamabisang pamamaraan po ang storytelling, kaya't atin pong ibahagi ang ating faith journey sa ating mga anak at apo upang maipasa rin nila ang legasiya ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating personal experiences. Hindi po lamang kwentong bayan o ano pa mang kwentong gawa-gawa ang ating ibabahagi, kundi mga tunay na karanasan na makapagpapalakas sa buhay pananampalataya natin at ng mga sumusunod pa po sa atin. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga kinukwento sa kanila, dahil maaari po natin silang mailigaw sa pamamagitan ng ating mga maling kwento. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagturo sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng mga parabola. At nagturo nga ito sa mga nakikinig kung paano magmahal, mabuting kapwa, mapagpatawad at marami pang iba na tunay naman po napaka makapangyarihan din kung mangusap sa atin ang mga parables na iyon. Gumagabay kung paano po tayo mamuhay at manampalataya. Bilang mga magulang po, ating katungkulan na laging maging buhay sa ating mga kwento ang lahat ng kamangha-manghang karanasan natin sa ating Diyos. Kaya talagang napakahalaga po na may handa tayo laging kwento tungkol sa ating pananampalataya, sa mga nakababata sa atin at sa lahat ng nilalapit sa atin ng Diyos. Kung hindi po tayo magkukwento sa kanila, ang mundo pong ito ang siyang mag-o-offer ng mga kwentong nais nitong ibahagi sa ating mga anak. History is a great teacher, but experience is a hard teacher. Kaya kwentuhan po natin sila upang alam nila na sa Panginoon sila mananampalataya. Mga magulang, sabihin po natin, it's my duty. Ano po ang ating duty? To share stories of faith, passing on our legacy of faith through personal experiences. Tayo na po, share po natin lagi ang ating mga testimony sa kanila. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, lahat po kami ay tinatawag ninyo bilang maging upang maging mga storytellers ng mga kagilagilalas na ginawa ninyo sa aming buhay, hindi lamang sa panahon ng lumang tipan at ng bagong tipan, sapagkat ikaw ay buhay. Marami kaming karanasan sa iyo. Kung kaya't sa aming paglilingkod, Panginoon, patuloy na kami ay nagpupuri sa iyo. Patuloy na aming ihahayag at hindi kami titigil, Panginoon, sa pagbabahagi ng aming mga karanasan sa iyo. Salamat po sa mga panahong lumipas na ang iyong katapatan ay nananatili sa aming buhay. Kung kaya't wala po kaming reason na sabihin na wala kaming maikukwentong testimonyo tungkol sa iyo. Patawarin niyo po kami sa mga sandaling kami ay naduduwag mag-testimony, Panginoon. Kami ay nahihiya. Bigyan niyo po kami ng tapang, ng lakas ng loob, ng kagalakan. Kung paanong sa buhay pananampalataya namin, kung gaano ang inyong pagkilos sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon pa na maaari pa kaming makapagbahagi. Bigyan niyo pa po kami ng lakas, Panginoon. Lord, nilalapit ko po ang mga kapatid ko na kasama naming nagdi-devotion ngayon. Palakasin niyo rin po ang kanilang loob upang maipasa ang legasiya ng pananampalataya sa iyo at wala na pong iba pa. Tulungan niyo po kami sa aming kahinaan. Ingatan niyo po sila, pagalingin sa karamdaman, ibangon sa banig ng karamdaman, puspusin ang pag-asa, Panginoon. Maging yung mga naghahanap ng trabaho, kayo po ang magkaloob. Ang mga mag-aaral na nagsisipag-aral sa sandaling ito, pagpalain niyo po sila. Ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay tinatalaga namin sa inyo. Lord, kalugdan niyo po ang lahat ng aming mga gawa. Masabi nga namin, Panginoon, the longer I serve Him, the sweeter He grows, Panginoon. Huwag kaming mapagod sa pag-storytell ng mga totoong karanasan, tunay na kwento na naranasan namin sa inyo.
Pagpalain niyo po ang mga nagdiriwang ng kaarawan, gayon din ang mga sumapit sa anibersaryo ng kasal. Lord, gayon din ang mga digmaan na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Nawa matigil na po ito, Panginoon. Ang aming bansa, pagpalain ninyo, ang aming iglesia, ang iyong iglesia, ikaw nawa ang manguna. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday sa lahat ng may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Mga kapatid, kung kayo po ay napagpala sa ating morning devotion, malaya po tayong i-share ang ating devotion. O kaya naman po, itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po tayong muli sa Thursday. God bless po!